Hi guys! Welcome to today's vlog. Dito tayo ngayon sa Skyway. Punta tayo ngayon sa Zidcar. Siyempre, nakikita nyo na sa likod may gulong. So, magpapakabit tayo ng... kakabit ko na yung Adva na SA3R sa likod. And ayusin ko rin yung camber ko. Kasi this coming Sunday, meron kaming drifting sa Laguna. Gagawa din ako ng vlog na yun, pero... iyon muna ngayon. Sa ngayon, pe-prepare ko muna yung kotse ko for that event. And excited ako kasi meron akong bagong ilalagay na actually ito yung first mod ko for 2022. Pakita ko sa inyo. Ito, Magic Collar. So, ngayon papakabit natin yung Magic Collar ko for the S13 sa Zidcar. Sobrang excited na ako kasi talagang itong S13 na to, 90s na 90s talaga yung feels niya i-drive. Siyempre kahit napalitan ko na yung mga tie rod, etc. Yung mga basic suspension stuff. Meron pa rin akong konting feels na hindi siya ganoon ka-solid pa rin. So dahil nang pag nalulubak talagang ramdam mo na pang grararag kung mga ganoon. Ayoko na ulitin yun, pero nakakaya. Pero yung grararag na ganoon natunog. So parang sabi ko kailangan ko yata i-try yung Magic Collar kasi sabi nila yun yung nagpapa-solidify ng feel ng auto and gumaganda din yung handling. So yun, may Magic Collar tayo kakabit sa S13. Excited na ako maramdaman yung difference nila ng dalawa. And also sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung honest opinion ko sa difference, kung may big difference ba siya or konti lang ba yung difference niya kapag nagpalagay ka ng Magic Collar. And yeah, so yun. So ngayon talaga, ngayon pinifeel ko yung S13 para matandaan ko yung before and after feels after ng Magic Collar. So update ko kayo doon, pero ngayon napakabit muna natin, punta muna tayo sa Zidcar. And syempre bago ang lahat, gusto lang natin magpasalamat sa mga sponsors natin na empower ng vlog natin, lalo na si Moto Auto Plus, Box and Stop, LG2 Auto Station, Kmos.podstop, M-Truck and Varta Batteries, and syempre Banawe Boy and E-Dudley Bulo Express. So yeah, let's go, samahan niyo ako today. Alright, dito na tayo sa paborito kong shop sa Zidcar. Dyan na yung S13, nakababa na yung dalawa kong mugs. Sobrang paborito ko talaga pumunta dito sa Zidcar kahit na alam kong gagastos ako. Pero okay lang kasi sobrang natutuwa talaga ako sa service nila. And pag pupunta ako dito, ang dami kong nami-meet na new friends, na mga new car friends. So, excited talaga ako pumunta dito sa Zidcar every time kahit na alam kong gagastos ako. Pero okay lang kasi ito naman yung ginagastosan ko. Saka sobrang yun nga. That's car life. Enjoy car life. So, bawal magreklamo sa kahit ano. And yun. So, papakabit natin tong Magic Collar. Yan. Itong Magic Collar, para siyang ano, collar. Para siyang collar na iniipit sa body, sa chassis, sa subframe. Kasi parang ang ginagawa ng Magic Collar is parang sinistiffen niya yung suspension mo. And yung mga parang mga gaps sa mga suspension mo, yung Magic Collar yung nag-fill in sa subframe. So, para kapag nalubak ka or may mga uneven spots, there's no space or gaps na para mag-play yung mga subframe mo. Yung mga maliliit, sobrang liit lang doon, sobrang maliliit na gaps, pero syempre madami yung gaps. So, kapag nagda-drive ka, nalulubak ka, nararamdaman mo parang shit, parang masisira yung kotse ko kasi ang daming kumakalampag, kumakalansing kapag nalulubak or pag yung mga medyo rough road. So, ang ginagawa ng Magic Collar is
pinifill in niya yung mga gaps na yon para walang gaps or spaces in between the subframes and yung mga bushings or basta yung mga isa subframes, chassis. So, para pag dalubak ka, solid siya. And, based sa mga ibang friends ko na naka-magic collar, like si Alex and si Mark yung naka-jazz, sobrang gumanda yung handling nila after na makabit yung magic collar. So, excited na rin ako na ma-feel yung difference sa S13 kasi lagi ko siyang ginagamit and hindi ko rin siya binibaby. So, pag may mga lubak ganyan, talagang nararamdaman mo masakit. So, sana itong magic collar mabago niya yon. And tapakita ko sa inyo yung honest review ko about this specific mod. And yeah, excited na ako. And brief background or history lang about this specific mod. Ang magic collar before, ang nag-originate niyan si Spoon, sa si Ichishima-san. Tama ba yung ano? Na-meet ko siya sa Japan VlogCon. Pumunta ako sa Spoon. Check out nyo tong vlog ko na to. Sa ito yung link sa taas na pumunta ako sa Spoon sa Japan. So, yun. Anyway, patawad nyo yun. After ng vlog na to, si Spoon yung nag-originate ng parang ganito na magic collar. Kasi, naalala ko, may one time na parang sa isang racetrack sa Japan, meron doon parang corner na pinapatalon niya yung gulong sa apex, pero nafe-feel niya, sabi niya, parang may, yun nga yung parang may alog, may kalampag na hindi solid yung auto. Kasi yun nga, kasi walang magic collar yung mga kotse that time. So ginawa niya, gumawa siya ng like ito nga, itong magic collar, itong nag-engineer siya ng ganitong mod sa kotse and pinatent niya yon. So but that time walang makagawa kundi si Spoon lang, and sobrang mahal. Gumagawa din si Spoon for other cars that time, but si Spoon lang talaga pwede maggawa nun. And yun, kasi sobrang naging in demand yung item niya na yun, pinatent niya, kasi sobrang grabe daw yung grabe yung, what you call this, yung difference after maglagay ng magic collar. Kaya sabi ko nga sa inyo, excited din ako malagay ito. But syempre hindi isa Spoon, syempre Spoon yun, ito magic collar, gawa siya sa Thailand. After some years natapos yung patent ni Spoon. So that time, so yun na yung time na para nakagawa si magic collar ng version nila na same sa Spoon. But I think ano eh, actually sa Spoon ilang pieces lang nilalagay nila sa subframe. But etong si magic collar ay sa harap 8, sa likod 8 din. But I think sa Spoon dati parang apat lang, or basta sobrang konti lang yung mga magic collars nilalagay. So ito si magic collar mas madami kay Spoon. So yeah, so excited na talaga ako kasi hindi lang harap pati likod, lalagyan din. And for sure big difference to, lalo na especially sa mga 90s na auto, kasi syempre through time may wear and tear, syempre nagkakaroon ng mga gaps. So, kailangan natin i-fill in yung mga gaps na yun. So yeah, excited na ako makabit yung magic collar. And pakita ko sa inyo, ito test drive natin after kung ano bang difference. So yeah, let's go. Abangan natin kung anong mangyayari doon. So for ngayon, montage muna tayo ng habang ginagawa itong S13. Ng magic collar, kasama siyang sticker pag binili mo. Ito yung sa harap, yan, yun yung magic collar. Ito yung sa likod, yan. Tapos
saan siya nilalagay? Yeah, pwede natin turo sa kanila saan siya nilalagay. Yan, sa singit mo yan. Sa singit mo dyan, tapos mo yung singit. So, dalawa-dalawa. Dito, at saka. Pati doon sa kabila. Tapos, doon siya nilalagay. Mamaya, papapicture. Mamaya, oo. Pag naayos ko na natin. Yan. Mamaya, pakita ko sa inyo paano yung tsura niya pag nakakabit. So, ayan, isang excerpt explanation dyan. Doon nilalagay. So, meron sa taas, meron sa baba. Ganoon din sa kabila. Doon siya nilalagay sa Philippine. Sige, sige. Sorry. Tapos, sa likod, ganoon din, taas-baba siya nilalagay ng subframe. Ayan, oh. Taas-baba. So, bali 8 in total. Ayun dito, saka dito. S15 na nakalagay dito na picture, pero same lang yan sa S13. So, ayan, iniito yung body, ipit yung collars, tapos yung, ito yung subframe, ipit ulit yung collars, kasi ito na yung nut. So, yeah, ayan yun. So, yeah. So, pinapatanggal ko na tong RV ko. Papalit natin yung Advan na yun. Tapos, itong hub centric ko, papatanggal ko na rin kasi 25mm yan. Ayan po. 25mm. Kasi, masyado siyang malaki. So, kailangan nakakamber. So, pag nagdi-drifting, kailangan as much as possible, hindi nakakamber para tipid sa goma. So, nagpalit tayo ng bagong Mr. Offset na hub-centric. This time, 15mm naman. Para matuwid ko yung camber sa likod. And para syempre, mas better handling and better grip sa kalye. So, excited na rin ako matesting to once natapos. Alright, so nakabit na yung magic collar. So dito siya nilagay. So yung isa dito sa taas, tapos yung isa dito sa baba. Ito yung sa harap, tapos ito yung sa likod. Doon din sa taas, dito sa baba. Ayun o, medyo nakaangat. Nakikita nyo. Hindi lang makita, pero dito sa loob. Tapos sa harap. Sa harap naman, ito. Ayan siya sa taas. Tapos, sa baba. Ganyan din dito. Tapos, ayan yung isa. So, dyan siya nakalagay. Ganyan din sa kabila. Tapos, sa kabila. Ganyan din. Ito, saka to. So, ganun din. Dito. Ayun, natin nyo. Yung gawa ni boxing stock, madumi lang. Pero, quality pa rin. Yung fire cuts niya. So, nakabit na yung mags. Kapakabit ko na yung Advan. Sa likod. Dito. Nagpalit na rin ako ng 15mm na Mr. Offset. Para mas less labas yung gulong. Para negative 1 camber sa likod. So, yeah. Let's see. Alright, ang ganda ng nakakabit yung Advan na sa likod. So, ngayon, natapos na yung installation ng Magic Collars. Papa-align ko lang ngayon kasi dati yung camber nito 3.5 eh. Sobrang camber. So, ngayon, gagawin kong negative 1 or negative 1 yung camber para mas ma-maximize natin yung gulong para mas syempre mas maganda yung performance and yung handling niya. Mas madaming goma yung kapit sa kalye and syempre hindi malakas sa goma. So yeah, habang naghihintay sa S13 matapos, kakain muna tayo ng Naga Raya. Sobrang na-miss ko kumain ng Naga Raya. Ito yung mga childhood natin na lalo na yung mga 90s kids. Yan yung mga kinakain natin pag hapon habang nanonood ng TV. So, yun. Ngayon, pinapanood ko yung S13 ko. Dati pinapanood ko lang Initial D, tapos kumakain ako ng mga chichiria. Ngayon, pinapanood ko yung sarili ko ng Initial D, tapos kumakain pa rin tayo ng chichiria.
Shout out kay Nagaraya Philippines. Salamat sa ano, at sobrang dami nilang pinadala sa akin mga Nagaraya na chips and also mga merch nila, yung bag, cup, may power bank pa. Kaya sobrang thank you Nagaraya Philippines para sa dito. So, kain muna tayo habang inaalayin yung F13. Alright, so finally tapos na sa alignment yung S13. So ngayon, excited na ako siya i-test drive. So, test drive ko muna siya. Road test ko, titignan ko yung difference. Tapos, tapos sasabihin ko sa iyo yung honest review ko about the difference of nung nilagay yung magic collar. So, yeah, let's go. Abang niya to. Alright, so, nakabit na yung magic collar natin sa Zit card. So, hindi muna ako nag-vlog for 2 days. So 2 days ko na siyang ginagamit itong car para bago ako mag-vlog, gusto ko muna talaga makita kung ano ba ang difference ng may magic collar yung auto mo. So dinala ko siya sa highway, sa mga city roads, and yung mga kali na malulubak especially. So actually yun, yung pagbaba pa lang sa Zit card, naramdaman ko na yung difference eh. Paano ko ba sasabihin? Para siyang naging stiff yung auto mo, pero hindi naman siya sobrang stiff na tipong tatagtag. Hindi. Naging stiff siya in a way na parang kapag nalulubak ka, yung lubak, parang, paano ba siya explain? Parang nalubak lang siya na parang wala lang. Kasi dati, ito, yung S13, pag nalulubak, like this, ayan. Parang dadadadag, gumaganon yung, parang ganon yung sound na naririnig mo. Ayan, kasi nalulubak ngayon, ha. Ayan, no? So, ngayon, pag nalulubak siya, parang dag, isang, ano lang, isang dag. Parang, hindi na nagpi-play yung subframe, and sa chassis, kasi, yun nga yung ginagawa ng magic collar. Parang yung in between ng subframe and body, siya yung nag-fill in ng gap. So parang in a way na mas naging solid yung samahan ng body and ng subframe. So pag nalulubak ka, yung tunog niya parang dag, parang brand yung kotse. Yun yung doon ko siya pinaka ma-explain na magigets nyo agad, na alam niyo pag yung mga bagong kotse na lubak, ang sarap. Ito parang ganun, parang naging virgin siya ulit kasi dati talaga ang sama. Yeah, parang pangat ang term. Yeah. That's my girlfriend si Chess, siya yung cameraman natin. Pero yeah, ganun talaga. Ganun ko siya ma-explain na parang naging virgin siya, parang naging brand new ulit yung feels ng auto. And driving it, parang mas naging responsive in a way na pag lumiko ako or pag inapakan ko yung gas, walang play. As in, yung power niya diretso agad kasi wala, hindi siya parang umuupo or parang ganun. Hindi ko siya ma-explain eh. Bumili na lang kayo para ma-explain nyo. Eh para ito. Bumili na lang kayo para ma-gets nyo yung sinasabi ko. But ito yung recommendation ko. Magic collar, yes or no? For me, it's a yes. Kasi it helps the car maging solid, and also para sa'yo, ikaw yung nasa driver, na mas solid yung driving feel, and kapag nililiko-liko mo siya, parang mas talagang kapit yung auto, mas responsive siya lumiko, kasi nga dahil tumif and wala na siyang parang play. And also ngayon parang natin kasi syempre pag may lubak iniiwasan ko eh, like syempre sino bang gusto ng lubak, pero ngayon parang okay, lubak okay. So hindi na siya ganoon kasakit for me kapag nalulubak, kasi nga iba talaga yung feel niya na ngayon kapag nalulubak. Sobrang solid. Sinisolidify niya kasi talaga yung auto kapag may magic collar. So yun yung magic niya. Nagiging parang brand new yung feels ng auto mo. So for me, it's a yes. I would highly recommend magic collar for you guys. Lalo na kapag yung mga auto nyo luma. I haven't tried, or hindi pa rin ako nakakasakay sa mga otong bago na naka-magic collar. But si Mark yung judge niya,
yung bagong jazz, yung GK. Basta papakita ko lang yung jazz niya. Ito, naka magic collar yan, bagong auto. And sabi ni Mark na yung parang feel din ng auto niya nag-iba, kahit na bagong auto yun ah, mas naging lalong solid. Pero hindi siya naging, hindi naman yung parang magiging uncomfy. Okay pa rin siya, pero in a way talagang hindi ko siya ma-explain by words. Ma-explain ko siya by how you feel it. So I think bumili lang kayo para mag-get nyo yung sinasabi ko. And also, you can check Magic Collar. Pwede kayong bumili, mag-inquire sa Magic Collar Philippines. You can message them on Facebook. Ito yung Facebook nila. Ilalagay ko din yung link nila, ng Facebook nila, sa description natin. So yeah, yun yung sabi ko, sobrang ganda. And wow, tingnan nyo, S14, naka boss kit na Rocket Bunny. Tapos 86 Miata ni Billy. Tapos si Firo. Tapos S13 ni Julian. And ito, bagong kotse. Pero sa ngayon, yan lang muna. To be continued tong vlog na to. Sa abangan nyo tong itong next vlog namin, na and para malaman nyo kung kanino yung bagong drift car natin. So sa ngayon, yan lang muna. Dito muna tatapusin yung vlog ko. And sana nag-enjoy kayo. Sana naging madami kayo natutunan sa vlog na to. But yeah, I would highly suggest and recommend my Magic Collar para sa inyo. And try nyo din, malaking difference. Price range around 5 to 7K, pero promise, hindi ako mapapahiya. Super sulit siya ng money nyo, kasi talagang ramdam na ramdam nyo yung ginastos nyo. And yeah, and also check out nyo yung merch natin, buzzlifemotorsport.com. May mga merch pa tayo. Also, meron tayong NFT. You can check it out sa link na to, sa OpenSea. Lagay ko din yung link sa description box para ma-check nyo yung mga NFT natin. The future is now, so you have to adapt. And yeah, thank you guys for watching. I hope you enjoyed, and always tandaan nyo, enjoy car life. Coming to the thing down to the flow. I've been on the road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always going up, that's why they call me New North. But you could call me Norte. In a 911, pull off in a Porsche. I ain't never losing sleep from what these horses say. Just get my good side, make sure that shit 4K.